Magandang araw mga kadiri. Ayon kay Panilong, dapat ilipat na nila sa ombudsman ang kaso para matapos na at mawala ang hinala ng mga tao. But before that, please pakisupport naman ang ating munting bahay. Maraming salamat po at ito po yung video. At sa kaugnay pa rin sa balitang ito, itong issue ito, attorney, kahapon, di ba, na talakay itong nung isang araw, na talakay natin itong kaso niya. At ang bagong development ay gustong instead na sa DOJ, ay ilipat na lamang sa ombudsman yung magiging investigasyon nito sa kaso niya. Sabi ko nga nung kahapon, no, nung isang araw pa, isang araw. Nahayaan niyo na yung, kung ako kayo, for your goodness, for your good, Secretary Boying, ang tanong ko naman, ano mawawala sa'yo kung mag-inhibit ka? Pinagdududahan ka na. Oo. At saka meron naman silang legal basis na sinasabi yung jurisdiction sa ombudsman. Para ipakita mo na di ka interesado, bigay mo na yan. Sa ombudsman? Oo. As ang dami ng kaso ng DOJ. Ang daming kaso, di ba? O hindi mabuti, mawalan sila ng isa. At lahat naman talaga ng mga public official, kung mayroong mga kasong tulad na ganito, ay mismo ombudsman, attorney. Oo, kasi maliwanag talaga. Ako, as a lawyer, ha? Eh, klarong-klaro yung batas eh. Ang nakalagay kasi doon eh, the ombudsman shall investigate on its initiative or upon complaint of any person, any act or omission which is irregular, illegal, or inefficient. Ayun. Oh, klaro eh. Oo, liwanag. Sakop. Sakop ng batas na yun. Public official eh. Any act or omission eh. Na irregular, illegal, at inefficient. O ano pa bang, isa pa, may desisyon ng Korte Suprema doon sa Gregoryong versus Digambayan na kahit na merong batas na sinasabi na ang primary jurisdiction ng ombudsman doon sa mga exclusive cases ng Digambayan, eh, ang saligang batas ang mas mataas doon eh. At hindi naman ini-exclude eh. So, kasi nga, very broad. Kaya bigay na. Kung ako kayo, bigay niyo na yan. Matapos na yan. Nagiging ano na rin eh. Sa tingin mo, attorney, gaano katagal pa bago ito matuldukan, itong kasong ito? Eh ako, I mean, kung sa DOJ gagawin nila, mabilis pa sa alas 4 yan. Ah, ganun. Bakit kasi nga, yun nga ang naging problema. Alam mo, ako, I'm sad for them also. Kasi, nagkamali sila ng ano dyan eh. Dapat kasi, pag ikay nag-iimbestiga, huwag ka nang magsalita kaugnay dun sa mga hakbang mo bilang isang departamento na makaka-impluensya o makaka-apekta dun sa gagawin mong investigasyon. Kasi magtatanim ka ng paghihinala doon sa iimbestigahan mo. So, dapat na tahimik ka lang eh. Nag-file. Kasi ang hindi ba sa possibility, nag-imbestiga PNP. Tsaka NBI. Nagbigay sila. Mag-file. O, papile namin yan. O, hindi, file kayo. Tahimik ka lang. Hiyaan mo na. O, imbestiga namin yan. So, ang sinasabi mo, attorney, kapag dito sa DOJ, mabilis. Pero pagdating sa ombudsman, medyo may katagalan. Kukunti. Ganun ang process. Actually, hindi naman. In fairness, ano, ang hinahanap mo lang naman kasi probable cause. So kahit na anong saan lugar yan mo ilagay, kung ang ebidensya mo klaro naman dyan na may probable cause, i-resolve mo na agad. Ayun. Kaya lang nagkakaroon ng delay. Kasi, halimbawa, ang nabasa ko doon sa payag ng mga abogado. Kaya sila hindi makasubmit, assuming na payag sila, no? Payag sila na DOJ na. Eh, wala daw silang mga dokumento. Hindi kompleto. Humihingi daw sila. Hindi pa nagbibigay. Paano mo nga naman? Bago ka makagawa ng counter affidavit o whatever, siyempre kailangan kompleto yung dokumento mo. Ayun. Oo, para hindi pa balik-balik at hindi pa lalo madidelay yung kaso. Kaya nadidelay, hindi dahil sa dinidelay. So, nakita niya na yung video, guys. So, for me, dapat na talaga nilang ilipat yung kaso sa ombudsman para matapos na ang lahat, tapos mawala ang hinala ng mga tao, ng mga taong bayan. At yung ilipat man nila doon, wala namang mawawala sa kanila. But, feel ko kasi, guys,
mga kadiyo, feel ko parang pinersonal na ni Rimulya si Bantag. Kaya nagkaganito yung flow ng kaso. Kayo mga kadiyo, ano masasabi niyo sa video na ito? Tama ba nga ilipat sa ombudsman ang kaso? Mag-comment lang below sa inyong reaction o kung dito. Maraming salamat po at magandang araw.